What's up mga ka-dailies? Isa na naman mapagpalang araw, hapon man o gabi sa inyong lahat. At syempre ang inyong lingkod, Lucia aka Cordelia Ren Daily. Ngayon nga po ay meron po akong mga nakikita dito ng mga baguhan nating mga kasamahan dito sa larangan ng YouTube na hindi pa nila alam kung paano nila sagutin itong tax, no? Google tax, kung sad to say na kung before po is wala tayong nababayaran na tax, ngayon is talagang compulsory, no, na magbayad na ng tax at kailangan natin i-fill up itong form para mabayaran natin itong tax na hinihingi ni YouTube. Syempre ipapakita po natin yan, so let's get started. Ito na po yan. Ayan, so mag-start na nga tayo. So tuturuan ko kayo kung paano nyo ipasa itong tax information kay Google AdSense na kinikini ni YouTube. Ayan na nga, at ito po ang nakakalungkot, no, sa mga baguhan, kasi kung before nga sa amin, mga baguhan kami, wala pa kaming binabayaran. But now, sad to say, this is very mandatory na talagang ipas natin itong tax information. Otherwise, kakaltasan ni Google AdSense ang revenue yung sa YouTube ng 20-30%. Ayan. So kung nandito ka, no, meron kayo dito sa inyong dashboard, or kung naka-receive kayo ng meron pong pop-ups dyan sa inyong dashboard, no, ay pindutin nyo lang po yung sinasabi doon. And then mapupunta kayo directly dito kay Google AdSense. Punta kayo dito sa payments. Alright? Sa payments. And then tignan nyo itong manage tax info. Ayan. So United Tax Info, may nakalagay dito, no, na ang pipiliin nyo dito is of course mamili po kayo diyan individual. Ayan. So after this is are you, ayan, so no, ayan, sa akin syempre no. And then mamili kayo, ayan. So dalawa po yung pagpipilian nyo diyan, is yung first is hindi po yan ang ating pipindutin. Alright? Yung isa ang ating pipindutin, yung pangalawa. Ayan. Yung type, form of tax form type na mag-fill up kayo is yung first ang ating pipindutin. Yan po is mamili ka dito, Philippines. Ayan. Siyempre pinili natin Philippines. Alright? So, syempre, nandito ako sa Philippines. So, Philippines tayo, guys. There you go. Now, ayan. So, yung form na pili natin is W8BEN tax form. Ayan. So, fill upan nyo lang po. Basahin nyo ng maigi. Ayan, sana po masundan nyo. At syempre, yung foreign teen. Kailangan po yan, ilagay nyo yung inyong teen, no? Ayan. So, syempre dito, hindi ko ipapakita sa inyo yung teen ko. But, yeah. Kung meron kayo mga teen dyan, is ilagay nyo lang dito sa foreign teen. Ayan. Foreign, yung teen nyo, no? Alright. So kung hindi pa kayo, wala pa kayong mga teen, might as well pumunta na kayo sa inyong BIR, mag-apply kayo ng inyong mga teen ID. Hindi naman siya kamahalan yung babayaran nyo pag mag-apply kayo ng teen, is I think 200. 200 ang inyong babayaran sa teen. Kasi still remember nung ako ay nag-apply, pinabayad kami doon sa land bank. Alright, there you go. And next is ilalagay dito yung inyong address, of course. Ayan. Ayan, lagay nyo yung tax treaty. So, maglagay ka dito na
Yes. Ayan. Check nyo lang. Philippines. Alright. And then services, AdSense, yan, 0%. So there you go. %15 deducted. Yeah, so dito po nakalagay po ang inyong And so basahin nyo ng maigi ang mga nakasulat dito, right? Alam niyo po yan, pag napunta kayo dyan, makikita nyo, mababasa nyo ng klaro itong ipinang makita ko dito sa screen. And syempre mas maganda din po na basahin ito ng maigi para maintindihan. Kahit naman kasi English yan eh. So, English, basta sundin mo lang yung pinipindot ko dyan. Ayan. So, yung yan, certification. Okay. Ayan. So, basahin nyo ng maigi. Mag-preview muna kayo. And then, check nyo kung tama. So, ito po yung ginamit ko ngayon is yung ano ko before. Kay Cordilleran Daily. Kailang wala na si Cordilleran Daily. But, nag-fill up na po ako dito sa bagong Cordilleran Daily. Yan. Alright, so basahin nyo ng maigi. Right, ipasa mo na. After mong mapasa, no, is pag naiano mo na yan, after mong ipasa, ay meron ka palang ilalagay na pangalan mo muna. Mag-sign ka. Complete name, syempre. Kasi ask ka dito na ilagay ang inyong complete name. Yung signature is yung full legal name. Yan. So, what are you going to do? Yes, I am. Pindutin mo lang yung yes. After mong mabasa. Okay. And then, there you go. Ayan. Meron pong nakaano doon. Alright. Mayroon mga ano dito. Sabi niya dito na has the has the individual or entity identified in the tax edited section performed any activities and service for Google with US?
Alright, ito mga katanungan po is kailangan natin basahin. Okay, i-check nyo lang po yung yes. Of course, if yes, and check nyo yung no kung no. And of course, meron tayong mga status change affidavit. Alright? Kung yan. Yan. So, it means to say, kailangan natin kumpituhin para po yung deducted sa atin. Yung tamang ma-deduct na tax. Otherwise, sabi ko nga, pag hindi to tama, abay makakaltasan ka ng 30% or 20% na hindi mo alam. No? Right, there you go. And so after mo nang i-submit, ayan, so approved na po. Approved na. Ayan. So nakikita nyo dito, yung form W8BEN ko, guys. Right? So napakadali lang po, guys, kahit hindi ko po nabasa ng maigi or